Hi guys, ako nga pala si Nika, dito ang Nick Creation Channel. So ngayon nga guys, pag-uusapan lang natin tong game na ni-refer sa atin ni Crypto Sainty. So shoutout sa iyo Crypto Sainty. And nausap nga natin yung CMO nitong project na MinesConquest. So dito nga guys, ang gagawin lang natin, daanan lang natin yung website. And then pag-usapan natin yung white paper. So very early phase pa talaga tong project na to. So ibig sabihin, marami pang mga parating na mga milestones. So yun, samahan nyo ako na tingnan to. And then share nyo rin kung ano yung feedback nyo sa game na to. Alright, so ito nga guys, yung MinesConquest. Make sure na nasa tamang website tayo, minesconquest.com. And then ito nga, explore, fight, and become a legend. Tapos dito naman yung white paper, check natin mamaya. So IDO presale tokens and blind box presale coming soon. So wala pa tayong mga details nito, pero based nga dun sa roadmap nila na i-check natin mamaya. So parang quarter 2 or siguro kung dahil sa market hindi okay, baka quarter 3 i-move nila yung ibang mga milestones nila. And nga pala guys, tinanong ko taga saan sila. So sabi nila taga Europe daw sila. So check na natin, mamaya na natin silipin yung white paper. Sa partners, actually usual na mga logos yung nandito, PancakeSwap, ApeSwap, and yung mga Unity. So ito yung mga usual na ginagamit nila. Meron dito palang logo ng Certic eh, pero hindi pa natin makita kung meron silang mga Certic audit link dito. Alright, so Voluntary Resources. So ito yung mga pictures ng mga tokens sila eh, kasi meron sila dito ang tatlong tokens, yung governance, yung utility token, tsaka in-game token. So Crystal Dust is the main resource. The control of this resource has caused an endless war between the different races of Voluntary's kingdom. It is the main currency in the game. So yung soulstone and bone fragment are the remains of the fallen fighters from the wars on Voluntary's. They will be useful to upgrade fighters equipment. So itong dalawa na to, I think ito kasi yung governance token nila. So ito yung crystal dust, tas itong dalawa na to. Mamaya pag-usapan natin yan sa white paper na lang. Okay, so dito naman guys, makita natin na when you join the world of Voluntary's, you will be asked to summon fighters with whom you can fight the enemies of the kingdom. Your fighters will play a crucial role in the history of the Voluntary's and your actions will be marked forever. So it's straightforward naman yung mga nakalagay dito, pero palaisipan pa rin sa atin ano ba itsura ng mga magiging games sila. Kasi as in early phase pa to, nagsimula to ng first post yata nila sa Twitter, May 21. So hindi pa natin alam kung mag-release pa sila ng mga trailer nila in the future. Pero so far, tingin ko simple lang naman yung website nila and yung pinaka NFTs na dito, yung art, tingin ko solid naman siya. Although di pa natin nakikita sa actual games, di ba? Parang kasing itsura din ng pagkakawa ng Orbital, di ba? Pero yung website nila, I think, yung nga, medyo bare pa to. Marami pang pwedeng i-improve compared dun sa iba. So honest feedback lang tayo dito, di ba? So ito yung Voluntary's World. So ito yung pinaka-map, yun nga yung kwento. And ito naman yung mga features. Una, recruit heroes. So ito nga siguro yung pag-mint na ng mga NFT. Daily mining. So I think based sa pagbasa ko ng white paper dito, parang magkakaroon din ito ng mga idle gameplay eh, na makakapag-mine ka ng mga resources. And nga yung usual din ng mga play to earn games na nakakakuha tayo ng mga rewards. Tapos adventure, so yun nga, pwede kang makipag-challenge, makipaglaban sa mga bosses. And siguro merong mga enemies, meron din mga enemies para makapag-loot ka ng mga treasures. So yun, yung usual na adventure na labanan. And hindi lang to individual, pwede rin mga team battle. Right? So roadmap naman tayo guys. Ito nga yung na-mention ko, quarter 2, 2022 website launch. Forming a community. So very early phase pa talaga to guys. Kung titingnan nyo yung mga Telegram nito, as in mga less than parang 1,000 yata yung nakita ko for PH. And then sa ibang mga country, hindi ko na na-check yung iba. Pero sa Twitter, yung community nila nasa yan, magto 20k na followers. And then start sila mag-post pa yun nga, yung May 21. So wala pa masyadong mga action dito, pero kita nyo naman dito nakalagay, we are still preparing pa. So yun. Whitelist warm up, token listing, pancake swap, game release, betting function, PvP, PvE battle mode, and bazaar function. I'm not sure ganun ka posible na ma-pull off nila yung karamihan dito kasi matatapos na yung June, di ba? So that's quarter 2. So hindi natin sure kung mamumove ba yung ibang mga milestones dito. Kasi even yung mga listing, wala pong mga dates na nakalagay dito. Although, yun nga guys, kung gusto nyo ng mga NFT drop, giveaways, so yan, meron sila dito
itong mga retweeting na activities, tapos pwede kang manalo ng NFT worth ganito, $50. Alright, balik tayo dito guys. So quarter 3, so andito pa yung ibang mga activities, listing sa CX. Quarter 4, so yun nga, fun guessing mode, game client, mapping NFT to clients, multi-chain, kingdom battle, and more. So yun nga guys, yung sa roadmap nila. And then dito naman sa mga team nila, walang nakalagay dito ng mga LinkedIn accounts, link nila, social media accounts, pero andito yung mga pangalan nila, position names. So depende na lang sa inyo guys, gaano ba ka, ano ba yung mga requirements niya rin, di ba, para masabi niyong legit yung mga project. Pero ito yung nakakausap namin diyan na CMO. Yun nga, the team with more than 12 years of experience in development, marketing, and entrepreneurship. Okay, so more information. Ito na yung white paper natin. So punta lang tayo dito. Weekly, napunta na natin to eh. So ang game na to is based on BSC. Tapos yun nga, pwede makapag-create ng characters sa mga players, makapag-obtain ng minting resources, merong mga adventures, upgrade yung mga heroes, and then obtain quality game equipment and defeat powerful hostile forces. So meron ding mga PvP battles, makapag-interact sa other players, and same vision or challenge ng imong mga games. So gusto nila magkaroon ng sustainable life cycle. So kung paano yun, so tingnan natin yung mga approach nila dito mamaya. Okay, so etong mga to, hindi natin pag-uusapan. Alam nyo na yan, how to play, metamask, pancake swap. So hindi pa sila nakalist. So NFT, meron silang orcs, humans, and dwarves. Initial pa lang to, marami pa silang ibang gustong gawin. So etong mga first NFT sila, for example, etong orcs, gagamitin yung governance token nila dyan, plus 10 BUSD. So siguro nasa ito, 500 pesos na to. Itong CST token, hindi pa natin alam yung price kasi hindi pa yan nilalabas. Pero 100 million supply lang yan, so konti lang. And yung approach na dito, kapag nag-mint kayo yan, 85% mapupunta sa reward pool. Tapos 13% mababurn, 2% mapupunta sa treasury. So lahat babalik yun para sa game and para sa sustainability ng ecosystem. And then yung BUSD, yun nga, mapupunta rin yun sa treasury para matulungan yung economy. Ini-introduce nila yung iba pang token nila, yung SST, yung Soulstone nga, 6,000 nun, and then 100 na CSD token. So governance token plus utility token. Tapos ganun din yung approach nila sa CSD. Sa SST naman, so permanently mababurn lahat yun para makip din yung price ng token, yung value ng token. And then sa dwarves, ganun din. So tatlong token na yung pinapagamit nila, may BFT. So ito yata yung parang in-game token nila para sa pag-upgrade ng mga NFT. So ibaburn daw lahat nila yan. Okay, so move na tayo. So type of NFTs naman. So yun nga yung na-mention ko, meron pang mga in-development pa. So yung rogue, night elf, tsaka druid. Wala pa tayong masyadong information tungkol dyan. So sa pag-upgrade naman, so ito yung chart na sinishare nila sa atin. So the more you move up, so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tumataas din yung BFT token na gagamitin mo pang-upgrade. So yun yung in-game token yata. And then yung CSD naman, ito yung governance token. So tumataas din the more you go high sa leveling. Kasi nga, tumataas din yung block multiplier. So ito yung pag nagmamining na yung NFT mo, mas tumataas. Pero yung probability of failure, tumataas din siya. So meron ding mga risk. Okay, so ito yung mga picture ng mga sample NFTs nila. So dito yung mga attributes sa baba. Wala pang mga videos eh, or sample ng game, pero ito yung mga screenshot. Okay, so attributes. So ito yung mga usual guys, strength, intelligence, health, agility, willpower, mental strength. Hindi natin kailangang i-define yan. Mukhang straightforward naman to nung binasa ko rin. So meron din tong parang mga special skills, yung racial talent, tsaka yung professional skills. So every race, kung orc ka, kung dwarf ka, may specific na mga skills yon. And then yung professional skills, parang ito yung mga special skills yata. So up to 5 lang yan per NFT. Okay? So paano naman tayo makakapag-earn dito? So daily mining lang. So depende dun sa level mo, depende sa attributes. So proportional din kung ano yung pwede mong makuha. So meron ding mga requirement yan kung anong klaseng ano ba, earning approach ka or trabaho dito. So kunyan, temporary worker ka, walang race requirement. So yung level, kailangan level 1. Yung attribute, wala namang expectation. So ito yung mga payout
the expectation or block. So yung mine naman, so orcs dapat, tapos level 2, tapos ito yung mga attribute and kung ano yung pwede mong kitain. So yun yung mga computation. Sobrang detail na yan, so hindi na natin pag-uusapan yan kasi wala pa naman din yung game. So other ways to earn din sa church, sa field hospital, sa city guard, weaponsmith, city defense builders, federal mercenaries. Okay, so yun na yung lahat guys. So ito medyo technical na tong part na to, yung computing block. So pwede naman natin yan i-check later on. Okay, so dito naman tayo sa dungeon. So kapag nasa dungeon ka, pwede kang pumili kung solo or team yung game na gagawin mo. So nag-reset siya. Siguro meron niyang certain energy lang to play. So nag-reset siya every 12 midnight. Since European, siguro mga 7 a.m. or 8 a.m. yan. Pag solo adventure or team adventure man yan, so meron niyang mga tickets. So yung SST token, ginagamit siya siguro para makapag-burn din and makip yung value. And magamit din nila yan sa treasury or economy. Hindi natin alam eh kung lahat i-burn yan. So yung mga rewards, kapag sumali ka sa solo adventure, SST tsaka BFT, para makapagpa-level up ka. And then sa team adventure naman, may kasamang CST token, yung governance token nila. And then yung withdrawal ng ano ng mga rewards, so every 48 hours yun. Tapos may 2% na handling fee. So PBE, supplementary naman. So yun nga, merong mga team adventure dito, di ba? So ito lang yung mga bases. Parang kahit anong race, pwede sa jungle adventure, pero dapat yung mga levels nandito sa mga to. So, ang average, level 1, level 2, and level 3. Tapos ito yung mga stars na requirement. And then, may ticket din siya, 2,000. And then, sa Burning Legend naman, average team rating dapat 4 to 6 yung level mo. Level 4, 5 to 6. Siguro mas mahirap na yun, di ba? And then, mayroon din siyang ticket. 6,000 SST tokens. PVP, so yun nga, collect powerful warriors, form a powerful team, compete with players around the world, and get ladder rewards and battle rewards. Wala pa masyadong mga information, pero ang inisip ko dito, dahil dun sa Twitter na nakita ko, parang ganyan, maglalaban ba? So hindi pa natin alam. Hintay natin yung ibang mga updates. Or kung maging ano ba siya, click to earn, palo-palo. Hindi pa natin sure yan. So, multi-token economy. So, ito yung mga tokens sila guys na na-mention. Yung Crystal Dust token, yun yung Governance token, Soulstone token, ito yung Utility token nila, and then yung Bone Fragment. So, ito yung parang in-game token na pwede mong gamitin to upgrade. Ito naman, andito yung mga use niyan. Cast new NFTs, participate in adventures, and craft equipment. So, yun lang guys. So, basahin nyo na lang yan kung gusto nyo pong malaman kung ano yung use ng mga tokens. So, kung mapapansin nyo, may mga token address yan pero wala pa rin naman silang sinishare kasi early phase pa tong project. So, yung CSD, ito nga yung pinaka-governance token nila. So, priority nila na mapataas yung value niyan. And ito yung mga details. So, 100 million supply nga siya. Tapos guys, 75% sa play to earn mapupunta. And then, ito yung ibang mga allocation for mga less than 10% yung nakalagay dyan. Kung merong mga locking, wala, hindi na ako naniniwala din kasi dun sa mga locking eh. So, depende kasi talaga kung may community na mag-embrace sa mga games. Kasi, matik naman yan eh. Kung ano yung mga token dito na available sa TGE. So, diretso, benta rin naman siguro yun sa iba. Hindi nila gustong hawakan yung token nila for long term. So, hindi natin hawak yun eh. Okay, so yun nga. 3 different races, form teams, and participate in PBE battles. Get participation in the market for trading. Tapos, dito naman sa referral program. So, yun nga. May makukuha ka na 5% dun sa mga magmi-mint ng NFT gamit yung CSD token. Pero yun nga guys, wala pa tayong mga information dyan. Siguro maglalagay sila ng referral link sa website nila. Kasi yung website pa nila, yun, as in sobrang early pa nito. So, i-follow natin yung mga social media accounts nila para makita natin kung ano pa yung mga magiging updates and kung interested kayo na mag-join sa mga ganitong klase ng game. So, para sa akin, yun nga, yung mga pinifeature naman natin sa channel natin, kita naman natin kung ano yung mga factors na tinitingnan natin. Yung team, yung working game, yung quality ng
kung merong mga audit and quality din ng mga partners and all. So hopefully makakita pa tayo ng mga ganong updates, diba? So kung gusto nyo pang sumali dun sa mga games nila sa Twitter, guys, meron silang mga airdrop and giveaways. So yun lang, guys, thanks for watching and see you on my next video. Bye bye.